Above all things, in the spirit of faith, wherein ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Fiery. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. For which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly, as I ought to speak. But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and a faithful minister in the Lord, shall make known to you all things. Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that ye might comfort your hearts. Peace be to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Sabay-sabay. Grace be with you all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Again, natapusin namin ang series sa Ephesians. I pray na kayo po magpala at mag-prepare. Magturo sa amin ngayon, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kakaupo na po. Good evening po ulit sa lahat. Ang obvious title nito ay The Armor of God. The Armor of God. So, ano ko lang po yung summary again ng ating series, no? Sa Ephesians. So, ang una po dyan, syempre, to the praise of His glory. So, yun ang hinighlight po natin sa ating pag-aaral. And then, part 2 ng chapter 1, the Spirit of Wisdom and Revelation. So, napakalalim po ito hanggang chapter 4, di ba? Then, sana hindi kayo lumiba na, no? Chapter 2, of course, very famous, grace, gift, and salvation, then access by one spirit. So, may mga, as we go along, tinitira po natin yung mga kailangang i-address na mga false doctrine, no? Yung Calvinist, yung dispensation. And then, yun nga, sa chapter 3, dispensation of the grace of God, dinefine po natin tamang dispensation na term sa Bible, then eternal purpose. So, napakaganda na Ephesians eh. And then sa chapter 4, walk worthy of the vocation. So, hindi tayo puro doktrina lang, ating lakad, ating buhay, dapat maayos. Kasi sinasabi mo ganyan ka, no, napakaganda maging Kristiyano, napakatalino, supposedly ng ating Panginoon. Tapos tayo, para tayong walang alam. Guro, diba? So, hindi maganda. At syempre, banal. Okay? Iwas tayo sa dahil mga iwasan. And then, yung nga, The New Man, chapter 4b. So, inaral po natin yun. Sinong wala nun? Importante yun, lagi natin dinaano yun. Nire-refer sa mga ating pag-aaral. Yung old man, new man, pagkakaiba niya, spirit, the soul, and the body. Then, sa chapter 5, of course, yung proving what is acceptable unto the Lord. So, again, lakad na natin yan sa Panginoon. So, kung ano dapat, yun ang acceptable sa Diyos, yun ang ating lakad, yun ating buhay. And then, Spirit-filled, sanctified, clean, washed, glorious church. So, na-focus tayo sa church. Ano ba ako nalagpasan? Na naman, ah. And then, last week, of course, yung first part nito po, syempre, pakicote nga mga bata yung verse 1. Ready, go. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay, so honor legitimate authorities. So, siyempre sa pamilya, yung magulang, sa trabaho, yung mga ating mga boss, supervisor, ano man yan, manager. So, pero, itong second part po dito, no, ay very famous kasi nga very ano rin, napagandang illustration na binigay sa atin ng Panginoon. Okay, ang ganda yung kanta natin kanina, nasabi doon kanina. Put on the gospel, ano? Put on the, ano? Gospel armor talaga. Yun nga, magkakaano ko eh. What gospel armor? Pwede rin, no? Hindi, ito, pag-aaral natin mismo yung
banggitin ko lang kasi yung una kong narinig sa Armor of God. Alam niyo kung saan? Ilay ko lang yan eh, Jackie Chan. Hindi ko inapomotin ha, pero siyempre, di ba? Armor of God. Ano kaya yun? So, puro kalokohan lang nung ginawa niya. Kunwari, magaling. Pero yung tinutukoy na Armor of God doon, talagang literal lang kesyo, ano, kesyo may mythical powers daw, wala naman. Inokolekta nila. So, yung una ko narinig. So, yun nga, kaya nung narinig ko to, no, na-refer ng mga preacher, ano kaya yun? Ano yun, di ba? Literal ba yun, or? Kasi kung may ganun talaga, pag-aagawan yun, di ba? Napanood nyo ba yun? Hindi. Huwag yun ang panawarin. Pero yun, pinagkakaguluhan, kesyo ganyan, mahal yun. Inokolekta ng mga ano. Pero dito ngayon, last na to. Again, yung Ephesians po ay hindi naman sa paborito, pero again, ito yung church na pinagpaalaman ni Paul sa Acts 20. Kaya kung nabasa nyo yun, naalala nyo yun, yung tagpo na yun ay napaka... Sabi natin napakagandang tagpo, nasiyakan sila doon. So kasi nga, malapit si Paul dito sa Ephesians. Kaya, sunod na ano na tayo. Move on. Okay, sabi dyan, finally, my brethren, pinaka... Kanyang, by the way, gusto kong sabihin kanina, yung pag umaawit tayo, yung nag-piano, yung nag-gitara, kumanta rin kayo. Parang kulang sa power eh. Naantok na ba kayo? Hindi lang kape kasi yung gana eh. Minsan wala eh. So, isa nga yun sa party ng service na kung saan na-encourage tayo dapat at ini-encourage natin ibang tao. Tapos, hindi pa. Okay, ngayon, nag-aaral tayo. Pero, kung sa awitan pa lang, kulang na. Parang, lalo na pag ano, preaching. Kasi doon, nagpa-participate pa kayo ngayon. Wala eh. Titingin na lang kayo. So, sana kayo din tayo. So, kaya ito ina-exhort niya. Alam ni Paul, no? Katulad ng gusto kong gawin sa inyo ngayon. Kaya nga, tinatanong-tanong kayo. Pati love life nyo minsan. Inakamusta natin. Kasi, dyan nagkaka-discourage yung mga buhay ng mga young people. Madalas. Okay? And then, yung mga adult naman. Siyempre, sa pera. Ganun yan eh. Kaya, trabaho, supposedly, hindi, dapat parte lang ng buhay natin. Importanteng parte ng buhay natin, pero hindi tayo dapat stop nun. So, dapat natin gawin. Okay, kaya, sabi dito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, ano ngayon yung strong dito? Hindi naman sila sinabing, okay, mga Ephesians, dagdagan nyo yung repetition nyo, ha? Alam yung rep? Magpalakas kayo! Wala sa ating ganun eh. No? Kaya maganda sana yan eh. Obviously, spiritual yan. Kung kayo nagbabasa na, nakabasa na kayo ngayon 1 chapter, 2 chapters a day, okay na yun, di ba? Pero dagdagan nyo. Kung kayang-kaya nyo na, alam nyo na yan. Okay, kung nag-pray na kayo once a day, baka kailangan nyo dagdagan pa. Kasi as a church, minsan, yung iba mas kailangan. Na may nag-pray sa kanila, yung may time sa inyo, yung mga bata, pag-pray nyo. Ayan, sinalin. Salamat nga, amen. Answer prayer kahit o paano. Bumalik, nagbalik loob. Nakita ko yung ating mga baptism nyo. Unang-una pala sila, eh, no? Nabaptize, tama ba? Tapos, nawala. Diba? Kaya sabi ko kay Ray, ano, sunod ka na? Joke lang. Sabi ko, wag, di ba? So, yeah, sinarap-rap. Kaya, tuloy lang ang laban. Kaya sabi dito, ano yung bisto ngayon dito? Pananampalataya. Kasi dumarating sa buhay ng Kristiyano na may mga hahadlang sa'yo sa pagpunta sa pala sa church. Very basic. Ano yung mga umahadlang sa pagpunta sa church? Pag-aaral. Pagtatrabaho. Supposedly, hindi, di ba? Again, labada, mga kalimutan. Saka yung sakit, minsan problema, minsan tampo, minsan tinatamad.
So, hindi po yun ang karakteristik ng isang Kristiyanong malakas sa pananampalataya na konting ulan. Ay, umuulan eh. Hindi mo maintindihan ni Pastor yan. Madulas eh. Hindi mo dahan-dahan ka. Amen? So, ganun po yun. So, finally, maging malakas kayo. At may ano pa doon, may ano pa siya, dagdag siya, and in the power of His might. So again, hindi po ito physical lang, hindi rin payabangan to, hindi rin pakitaan na, ay maganda yung church namin, kasi may ganito kami program, or baka naman sa inyo, talaga attend ng attend, okay naman, kaso, sa pananampalataya, hindi, kapos. Either kapos, o baka nga, alala ko yung bubble gum, okay, simpleng instruction po yan. Nakaka-discourage po yan, sabihin sa inyo, yung mga naglilinis, saka yung iba. Simpleng disiplina lang yan. Amen? Yung sabi ko sa maligo, sana ngayon, kuha na yan na yun, di ba? Normal na yun eh. Maligo man lang, kaya yung mga taga-JJX, tinutuluan natin. Iba, nag-respond eh. Kaya nakakatuwa yung mga bata. Siguro, sinabi nila, ay, sabi ni Pastor, maligo tayo muna, bago ano. Yun, gaganda ng bis nung Sabado eh. Nakadress ha. So, ganun po tayo ha, simple lang yan. Kaya ibig sabihin dito, in the power of His might, saan bang lakas ng Diyos? Actually, sa lahat ng bagay. Pero madalas ay hindi naman niya laging hinahati yung Red Sea, di ba? O kaya, bumaha dito, hahatiin niya. Hindi laging ganun. Dahil yung mga bagay na kaya natin gawin, alam niya ang kaya natin gawin, eh, hahayaan niya na tayong dumiskarte naman. Amen? So, i-apply niyo sa lahat, sa labada, sa sakit. Okay? So, ay, kinakwento ni Pastor kasi dati, yun nga, parang may college yung mga, dalawang beses lang daw siya lumiban ng church bago siya magpastor. Lagi niya pinabanggit yun, kaya natandaan ko eh. Kasi nga, parang may college yung mga tao, kasi sa loob ng ilang taon na ata siyang, ilang years ba siya dun sa Marayanay? Limutan ko ba? Siguro, around mga 10 years, ganyan. So, around 10 years, dalawang beses ka lang lumiban ng church, okay yun. Nagkasakit ka lang ng matindi. Kasi minsan yung konting sakit sa trabaho nga namin, salamat sa amin kasi meron kaming allowance eh. Kaya pag si Brad, hindi niya ginagamit kasi binabayaran eh. Kami hindi eh. Kaya ginagamit namin. Kaya konting sakit ng ulo, kanina sakit ng ulo ko, live na ako. Pero sa church, wala namang ganun, okay? Kaya minsan, kaya masakit ang ulo ko, mag-preach pa rin ako unless hindi ko kaya. Tindihan niyo ba yun? Maging malakas! Ay, may COVID. Maging malakas, palakasin mo na lang yung immune system mo, kung totoo man yan. Diba? Ngayon, alam na natin hindi. Ano pa? Ganun din, may nang-aasal sa'yo. Anong pwedeng asalin sa'yo? Palakasin mo yung pananampalataya mo na itong mga to, nang-aasal lang yan. Ako, salamat sa akin kasi ako nasanay talaga sa pang-aasal. Kaya nakita ko yan eh. Sa mga taong malakas mang asal, sila yung insecure. Na ko yun eh. Naramdaman ko yan, natutunan ko in a way na talagang solid. Kaya hindi ako basta napasal. So yung mga bata ngayon, kung hindi kayo lumaki ng ganun, kaya sinasabi ko na sa inyo. Lahat ng lingkod ng Diyos, dumaan sa ganun. Actually, napakahina pa nga nung ganun. Iba, physical. Ang pang-aasal, talagang physical silang hinahadlangan. Okay, maging malakas. Amen? At kumuha ka ng lakas sa lakas ng Diyos. Okay, kung di ka nagbabasa ng Bible, mahina ka. Hindi ka umaten, mahina ka. O baka umaten ka, hindi ka na magtitiwala. Ay, sabi lang yun, sa kanya lang yun. Ganun yung iba, palusot na iba eh. Lahat ng sinasabi ko dito, applicable sa atin yan, sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Amen? So, anytime na maramdaman mo nangihina ka, okay, yung mag-soul winning, minsan, doon na tayo, minsan, kapansin ko sa inyo, parang pagod na ako. Kasi nga, inintindihan ko, minsan mahirap eh. Lalapitan mo, atake na naman yung takot, di ba? Yung tamad, natamarin ka na naman, okay na to. Hindi naman ako sisitahin. Talaga hindi ka sisitahin. Kaso nga, yung mga time na ganito, dito kita challenge. Oh, sumama ka doon, salamat. Sinubukan mo man lang ba? Na mag-approach, aralin, at least nakinig ka man lang ba? Nga, encourage mo yung nagsasalita. O, dito tayo, maganda to, pero ano natin? Ganun. Ang laking bagay na po nun. Kasi labanan po yan pag soul winning. Amen?
Amen? Amen. Okay, ako ay medyo masakit yung aking lower back. Kaya, ewan ko ba. So, be strong. Okay, ito na. Punta tayo din sa armor of God. So, alam niyo naman yung picture natin doon sa, ano, di ba? Ano ba yung may soldier dyan? Kanina, kinanta, di ba? Ano, when the battle's over. So, ano yung armor of God? Armor of God. Ano yung armor? Ito yung ginagamit ng mga sundalo para magawa niya. Dito nga kayo. Ay, no, pa, nililingon dyan kayong tatlo. Dito kayo. Ang daming chairs, oh. So, ni armor, yung armor, kailangan niya kasi may paglabang ka, eh, maganda, may tulong. Okay? Katulad nung pag nag-espadahan na yan, at least medyo may bakal ka man lang dito, mayroon kang ano, helmet. Kasi habang nag-espadahan kayo, iba doon, lumilipad yung pana doon eh. Eh kung mayroon ka man lang, may sumubok sa YouTube doon eh. Yeah. Mga tao alam magawa eh. Pero nakakatulong din kasi inya, kasi ini-imagine ko rin eh. Kung andun ka, galing nung ginawa sa armor niya. May konting nilagay lang dito. Ano kung nakikita niyo yun? Yung may armor, tapos may ganyan. Malaking bagay pala yung kasi pag, pag wala yun, tutusok eh. Pero pag wala, pag medyo na ganun, tapos pag tinamaan siya ng, ano, na de-deflect niya eh. Okay, dumudulas eh. Amen? Eh kung wala ka nun, at least makalabang ka man lang, makalabang, makapatay ka pa ng ilan, bago ka mapatay din. Pero kung wala ka nun, hindi patay ka. Talaga. Isang ano lang sa'yo. Okay? Natindihan nyo ba mga bata? Hindi na kasi uso ngayon yun. Mga sundalo ngayon. Talagang iba na yung gear. Pero meron din yung mga ano, Kevlar. Okay? Kasi barila na ngayon. Okay. So ano na yung mga armor? Kompleto po yan. Hindi lang isa. So nakalimutan ko yung numero eh. Pero sa US daw, yung suot ng ano nila, parang million na agad eh. Isang sundalo lang, pag talagang elite. Okay? Kompleto yan sa communications. At syempre sa baril. Okay? Pagkain, may konti pagkain yung dala. Okay, dito na. Dito tayo sa ano? Old school lang muna. Kasi hindi mahirap. Okay? So, ano yung parte? Ano yung armor na kasama? Suot-suot ng mga? Nung panahon nila po, ano yung armor nila? Kasi dinidescribe po dito, hindi lang basta armor, sabi, armor of God. Sabi, buo. So, kung hindi buo, kunwari, meron kang breastplate, wala ka na may helmet, ang dali mong patay, hindi, headshot ka lang. Okay? Kaya sabi nyo, that you may be able to stand against the wiles of the devil. So, again, obviously, spiritual to, kasi ang devil ang kalaban natin. At ang sabi niya dyan, yung ginagamit sa atin ng devil, wiles. Ano yung wiles? Alam nyo, wile? Hindi yan, ano ha? While I'm doing this, walang age. Pero kung panahon kasi namin, hindi na ano ni ano eh. Pero, kilala niyo si Coyote, tsaka si Roadrunner, kilala niyo? Hindi niya. So, isa sa mga pangalan daw ni Coyote doon, yung nag-uunahan, lagi sila nagpapatayan. Ang pangalan buo nun is Wiley Coyote. Kulay orange. Ah, gray. Si Roadrunner yung ano. Beep, beep. Okay. So, kaya yung pag sinabing wild, so, tingnan na natin dito. Looney Tunes, yan. Wild is parang manluloko or yung mga trickery niya. Eh. Alam ko yan. Eh. Wild. The use of tricks to deceive someone. Okay? Silo or guile. Pangloloko. Basically. Kasi ang labanan natin ay spiritual. So, paano ka? Kunwari, nabanggit kanina, yung mga basic yan eh. Paano ka hindi mag-church? Kasi pag nag-church ka, matututo ka. Makikilala mo ang Panginoon. Hindi ka paligtas. Baka maligtas ka. Ligtas ka na. Titibay ka. Matututo ka. Okay? So, ayaw ng demonyo yun. Siyempre. So, paano kanya hindi mapapatay ng church? Nabanggit ko kanina. Kunwari, may biglang dumating. Okay? Gano daw kayo, mag-mall. Diba? Ngayon, mag-mall muna tayo. Eh, na-traffic kayo sa mall, hindi na kayo makapag-church. Diba?
Ano pa yung mga ginagamit ng kaaway? Panluloko, para hindi ka mag-church. Nga, kaibigan, nabanggit ko ngayon, labada, sakit, ha? Assignment, module, parang naman nawawala yung module, schedule mo na. Ano pa? Yun, niloloko tayo. So, paano ngayon tayo niyan? Ay, lalo napakaraming panluloko, lalo yung mga bagong Kristiyano. Kaya sabi siya, medyo kaibiganin niya yung mga bago. Diba? Kasi, pag walang mag-care sa kanila, wala man lang aakay, wala man lang, alam mo na, yung mga basic na dati na malaman. Kasi pag hindi yan nag-attend ng isa, dalawa, masanay na yan. Ay, pwede naman palang hindi. Ayoko pala eh. Ayoko. Parang gusto ko, pero walang nag-ano sa akin. Nag-encourage ba? Eh, lalo sa mga yan, bago yan sa sistema nila, eh, dati, 3 times a week. Ang hirap isaksak sa schedule mo yan, kung sanay ka ng, ano, tindihan niyo ba yun? So, kapag-aralan ngayon natin. So, maganda dito, talagang inisa-isa niya, at lahat ng armor parts dito ay may kaampatang eksakto po na kailangan talaga natin, kaya ang armor of God eh. Okay? So, binanggit muna dito na for we wrestle not against flesh and blood. So, ano natin to, di ba? Okay, quote, pakibasa nyo nga. Ready, go. Okay, so napansin nyo naman, di ba? Kaya ngayon naman, wrestle naman. Ibig sabihin lang, pakikipagbuno. So obviously talaga spiritual kasi sinabi niya na eh, hindi nga tayo nakikipagbuno sa laman at sa dugo. O, ibig sabihin, hindi taong kalaban natin. Kahit pa kalaban niyo yung kanina, bisita niyo eh, niyayaya. Hindi yung taong kalaban mo. May nagyaya sa kanya doon. At ikaw, yung, kung hindi ka pa malakas, yun ang kalaban mo rin. Kaya sabi dyan, kung hindi dugot laman ang kalaban natin, ano? Principality number one. Again, mga rulers po yan. Yung, ngayon po, uso na yung mga Christmas party, di ba? Imagine nyo, kunwari, ganito, linggo. Kaya ito, Thursday, may Christmas party kayo. Dahil ang gagawin doon, puro kalokohan. O di, may competition na naman ng church, di ba? O syempre, may Christmas party ako. So, kalaban na agad yun. Itatapat pa yan sa linggo. Yung iba, ganun. Yung iba, sa gabi. Okay, kung kailan may church. Ganyan po yan. Kaya, yung mga uso daw yung television dati, yun, kalaban yun. E, buti nga ngayon, hindi pa rin eh. Pero dati kasi yung TV, di ba, alam nyo, programa yan eh. Tinatapat nila daw, talagang kinalaban yung church. Yung panahon pa nila yun. Kasi yung mga gandang ano daw, medyo madalas, di ba? Kita timing yun sa ano, yung mga gabi ng Sabado. Naalala ko pa yun kasi ganun kami. Inaabangan namin yun. Kasi wala pang ano, syempre gusto mo libre. Hindi puyat na puyat ka nung, di ba? Or, ganun na, pag linggo naman, masarap magstay sa bahay, yung mga music. Di ba? Mga classics. Sunday classic. Anong gusto mo na lang? Tapos may mga pelikula din, tapos yung mga, alam mo na, sino yan, ganyan. So ngayon, mag-ano yan, makipagbuno yan. So paano yan? So kaya tandaan nyo to. Walang ano dyan, walang nagkataon lang dyan. Yung mga nagpo-programa niyan, mga kalaban ng Diyos siya, maniwala kayo sa hindi. Ay, hindi naman eh. Well, yun ang sabi dito. Ano pa? Against the rulers of the darkness of this world. So may darkness pala of this world? Yes. Okay, lagi natin inaano yan. So, yung mga alipores sa Satanas at yung mga nabiktima na ni Satanas. Kalaban natin yan. Again, isipin natin kung paano natin lalabanan. Kaya nga pinag-usapan natin ito. So, paano mo lalabanan yun? Makinig ka muna. Pag-aralan mo kung paano mo lalabanan. Again, spiritual wickedness in high places. So, ganun din, wickedness. Pero pansin niyo yung high places. Ano yung sabi na high places? Ibig sabihin lang yan, parang kanina, mga rulers, ibig sabihin, hindi yan basta-basta, katulad yung mga normal na tao. Ang hirap kalaban ng mataas na tao, mataas ang posisyon, diba? Katulad nung sa, bakuna naman nasa isip ko eh, huwag na muna yun. Yung, nari, yung inalaw ko nari yung same-sex marriage dito sa Pilipinas. So, pag inupos mo yun, ang unang sabihin agad sa inyo yan, yung mga mahina, tsaka yung mga hindi alam yung salita ng Diyos, yung Kristiyano, sabihin siya, inalo nga ng Supreme Court eh, tsaka ng gobyerno eh. Sino ka para labanan yan, di ba?
So, yun pa lang, kung hindi marunong yung mga tao, ay kalaban natin yun. So, paano mo labanan yung hindi ka marunong? Okay? Tapos yung mga bata mo, yung anak mo, o sabihin siya yung anak mo, eh, sinabi nga ng gobyerno, ganun, eh, paano nang mali, naging mali yun? Explain mo na naman yun. Eh, mabuti kung nasa church kayo, kung wala, paano? Nindihan? Naintindihan ba? Diyan pa ba kayo? Amen. Kung hindi naintindihan, intindihin. Mag-aral. Okay, so ito na yon. Kaya ngayon, sabi niya, sinabi na kanina yung whole armor of God, bumalik siya. So, isa-isa niya ngayon mga armor ngayon. Kaya sabi dyan, kanina, put on. Isuot mo. Ngayon, take. O, pareho lang yon. So, meron daw armor of God para matulungan ka sa iyong battle. Isuot mo. At sabi dyan, dapat lahat. That you may be able to withstand the evil day. Ano evil day? Kasi tandaan natin, hindi naman laging araw-araw andyan yung pagsubok. Tama ba? Kaya nga yung iba naging complacent eh. Diba? Kasi hindi naman mangyayari sa amin. Pastor, lang naman may bisita sa amin Linggo. Siyempre, wala. Kaya nga pinaghihandaan mo, pupunta yan. Ay, doon parang boss mo yan. O kaya, diba? Paano mo ihindiin yan? O yung... Tawa nga kay daddy kasi talaga lumalago na si daddy kahit kapatid niya from States. Ayaw niya nga puntahan yun dahil ano eh, may church daw eh. Napilit lang. Ngayon, yun yung maturity na dapat meron tayo. Amen? Darating yun. Anong gagawin mo? Ano yung matitinding pagsubok? Katulad niya, mga young people, di ba? Biglang may, alam mo na, siguro ito mga kabataan, batang-bata pa, sina Rapi, sina Julian. Hindi ako magkakagayon, hindi ako mainlove sa unbelievers. Diba? Ray-rayon na, diba? Ako pa. Kaya sinasabi ng Bible, darating nga yun, the evil day, na talagang masama, talagang nakaano sa'yo, no? Nagka-problema ka pa, tapos yun nga, may lalapit sa'yo, kala mo siya lang nagmamahal sa'yo, bolero pa talaga, diba? Sabi ni Juliana, wala yan. Aghandaan mo nga. Para malabanan mo. Ang ganda itong term na ito, sabi, and having done all to stand. Sinabi kanina, that may able to withstand in that day and having done all to stand. Eh sabihin na talagang stand. Alam nyo ba stand? Tayo lang yung, hindi, ang ibig sabihin na talagang tatayuan mo yung tama. For example nga yan, sa bakuna na naman, di ba? Sinabi, hindi pwede, dapat may church. Kung takot kayo sa virus, kami hindi. Hindi, uhulihin namin kayo. Karapatan kong gawin yung dapat kong gawin. Eh. So, tatayuan ko yung alam kong tama. Naintindihan nyo na, mga bata, tatayuan ko. Okay? Ito yung sinabi ng salita ng Diyos. Ano, iba yung sinasabi ng iba. Ito yung totoo. Tatayuan ko yan. Okay? Ito na naman, stand. Okay? Maganda yung kanta kanina talaga eh. Tamang tama eh. Stand, kaya stand up for Jesus. Ibig sabihin, ito sinabi ng Panginoon, ito sinabi ng iba, tayuan mo, yung tama. Kaya nga, stand therefore, having your loins, ito na isa-isa niya yung mga armor. No? So, nag-umpisa siya sa, ano yung loins girt about with truth? Ano yung loins, sabihin natin ito yung, ito. Okay, yung chan, or yung dito sa bewang, ganyan yan eh. Ito. So, dapat daw, meron kang, girt or girdle yan eh. Girt kasi is yung verb. Okay? So sa atin po, ang ano na yun, madalas yung belt. Okay? Naaral na namin dati. So dapat meron kang belt. Nakakita ka ba ng ako? Lagi ako naka-belt pag-aalis. Kasi meron ditong wala akong baril eh. Wala pa. Meron wallet, may cellphone, may... Doon mo isasabit yun eh. Kung mahubuan ka, diba? Di mo kang ewan. Magkaroon ng laban dyan. So... So, ganun tayo ngayon. So, dati sa kanila, tali lang eh. So, ganun din yung belt yan, okay? So, gano'ng importante yung naka-belt ka? Ngayon, paglabang ka, wala kang belt. Eh, doon nga sinasabit yung sword eh. Eh, di, gagalong ka. Una, asa na yun? Nahulog na. Eh, lalo yung nangangaba yun. Di, dapat nakasabit yun. At marami pang nilalagay doon sa belt. So, kaya importante eh. Kumbaga, very basic yung merong belt paglalaban. Okay? So, kahit ngayon po, yung mga sundalo, naalala ko dati, meron kaming garrison belt, tibay nun. Tapos, meron pang, alala nyo yun? Ano yung mas malaki pa?
Basta yun na yun. Basta yung malaki, di ba? Yun talaga sinasabita ng mga bala, ng magazine, ng ano. Kung ano man yun. Hindi, dito rin. Mas malaki. Kulay green. Kung ano man yun. Naintindihan ba? Basic. Ibig sabihin nun, ano daw yung pinukumpara niya ngayon sa belt? Truth. Katotohanan. Kung ikaw lalaban ka, pinaka-basic katotohanan, wala. Katulad itong mga nag-face na iba, tatanungin mo lang, parang may mali ka doon. Eh, pag-usapan yan. Sandali, kung may katotohanan ka, mas gusto mong pag-usapan yan kasi sinasabi mo, totoo yan eh. Mapapansin mo agad pag ano, lumaluwag yung kapit nila sa katotohanan. Parang nahulugan ng sword, parang ganun eh. Kala ko pag guturo ka ng Bible, parang matuto kami, tinatanong ka, ayaw mo. Yan. Or, pag sinabihan mo, sige, tanong ka. Nung tinanong mo na, ay doon hindi naitindihan, mali, ganyan-ganyan. O hindi ready tumanggap ng correction. So, tapos ka na. So, ako, ganun ang hindi-demonstrate ko sa inyo, kaya laging tayong ganun. Hindi yung tanongin, yan ba ang totoo talaga? Okay, explain mo nga. Ganun. Kasi, kung nasa katotohanan ka pa, hindi ka mahihirapan. Kaya, example namin lagi dyan, yung pre-trib eh. Kasi talagang hirap depensa, ano. Kaya lang nila dinidefense at may naniniwala doon kasi talagang ano nila eh, niluto nila kumbaga. Niluto nila, nilagay nila doon, pinapasok nila yung topic. Basta pretib yan. Pero pag Bible na pinag-usapan, wala yung pretib doon ah. Kaya pag ano na, takot din sila. At maraming iba yung Calvinist, maraming bagay yan. Kaya tandaan, ang lilingkod ka sa Diyos, handa ka, kailangan, nasa totoo ka. Pag wala ka, takot ka. Or kahit may sword ka kanina, baka mamaya wala na. Okay? And then, meron pang isa, yung breastplate. Ito po yung pinaka-main ano dito pang, sa breast. Kaya nga breastplate eh. Pero ang sabi sa definition ng breastplate, actually, yung pinaka-main armor mo hanggang sa likod. Kasi may mga preacher na nagsasabi, well, breastplate yun oh, huwag kang tatalikod kasi wala ka sa likod. Siguro, huwag ka naman talaga tatalikod sa ano eh. Pero actually, ang alam ko sa breastplate, kasama yung likod dyan. Okay? Para lang malinaw. Hindi naman nga ano, pero yun ang alam mo sa best. Pero totoo din yun, huwag ka tatalikod sa kalaban. Okay? Ano ngayon yung kinukumpara naman sa breastplate ngayon? Katuwiran. Ganito yan, katulad kanina. May katotohanan ka, okay. Kaso, ano ba yung righteousness? Matuwid. Kunwari, nag-soul winning tayo, tapos, kunwari, divorce ka or something. Di ba? Maganda, alam mo yung totoo, sinasabi mo yung totoo, pero nabalitaan, hindi ka pala righteous. Ibig sabihin, either hindi ka ligtas, yun ang malupit, di ba? Kaya dyan, tinitira natin yung iba. Kasi, anong pinaggagawa nito ngayon? Ngayon, ginagaya na po halos lahat ng gusto nilang gayain at kaya nilang gayain. Andan nyo po yan. Kaya, nakaka-discourage in many ways, okay? Lahat ng pwede nilang gayain, gagayain nila. Kaya parang yung tao ngayon, sobrang dami option nila. Pag ikaw na yung totoo, darating ka na yung totoo, tama yung gospel, tama yung church, matingin sa'yo yung ganyan, no? Dami nyo naman. Ang hirap, no? Pero alam nyo ba, isa sa mga hindi nila magagaya yung katuwiran. Yung especially kaligtasan, hindi gagaya yung definite yung Catholic yan. Yung Catholic po ay nag-a-adopt yan kahit ano, eh. Matanggap sila ng tao, eh. Pero imagine nyo, ba't yung kaligtasan hindi nila magayahin na lang? Hindi pwede, ayaw nila nun, eh. Hindi na itindihan yun. Tsaka hindi na tagagawin yun kasi leader nila, hindi ko gusto yung maligtas yung mga tao. Kaya nga call to yun eh. Okay? So, tandaan yan ha. Dalawaan yan. Una, dapat ligtas ka. Pangalawa, kung ligtas ka na, kung sinabi righteous, at least yung mga kasalanan kaya mo at dapat mo i-correct naman ha. Yung mga obvious na obvious, katulad nga nun. Baka nakakipag-live-in ka. Tapos, soul winner ka. Pwede ba yun? Pwede, kaso, malaman tao yun ha. Ang ganun sa'yo. Tapos, pag ginanong ka pa, di na-discourage ka na rin. So, righteousness. Amen? Napaka-importante. Gano'ng ka-importante yung breastplate? Yun nga, unang-una sa yun, ang laki tatamaan sa yung katawan mo eh. Hindi mo kailangan asintahin yun. Kitang-kita yun eh. So, ganyan po ginagamit sa atin ng kaaway. Tandaan nyo yun. Kaya dapat lahat ng iwasan natin kasalanan, at least yung makitang-kita, lahat na actually. Pero alam natin kasi hindi natin may iwasan lahat eh. Hindi tayo nag-pretend sa tao na ano tayo, righteous, na walang hindi tayo nag-pretend, hindi mo kailangan mag-pretend na gano'n kasi hindi naman talaga. Pero yung mga obviously na kailangan mo iwasan mo na. Amen?
Tuloy, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. So, ano naman yung kinukumpara ditong armor? Yung, ano? Shoes. Okay, sorry. Yan. So, yung paa mo, dapat, hanggang ano to eh, from here to here. Ibig sabihin, tama nga naman, kung may breastplate ka, meron kang helmet, may shield ka, inapakak ka naman, di ba? Kahit sa boxing, nangyayari yun. May pakyaw, ganun, di ba? Alala ko, inapakan siyang ganun, hahatak siya, nakaapak pala siya. Ang pa-importante, for example, naghahabol lang kayo, natisod ka, paano ka makakahabol? Okay? Kaya kita, sige, habol ka dito, wala ka palang ano yun. Madali kang matatalo din. Okay? So, pwede mo kumpara sa modern warfare, yung pwedeng yung bilis ng kanyang sasakyan. Okay? Or boots. Okay? Kaya yung mga boots niya, mga yan, pinagmamalaki nila yan. Pagandahan ng boots yan. Kahit kami dati sa City. Napatunog namin yan, no? Pag hindi maganda yung ano mo, hindi tumutunog eh. Tapos ginagano, yung mga ganun pa yun, no? Kaya naalala ko talaga yung sapatos ko na sabi nila, hindi ito may sira. Ano ba yun? Nasira din eh. Gawang France. Anyway, importante po yung boots. Okay? Yung, tsaka yung sa paa. So, sa siya kinukumpara with the preparation of the gospel of ito, napaganda ito. Kasi iba pong mga baptist even, hindi na sila na soul winning. Okay lang, hindi mo lang matatalo eh. Nakaganyan lang ako. Kinukumpara sila pag... By the way, kaya kinukumpara sa... Kasi pag nag-go-go ka, di ba? Lumahayo ka. Katulad natin, di ba? Kailangan talaga, lalayo ka. Madi-discourage pag puro dito ka na lang. Okay? So sabihin mo, itong San Mateo, wala nang ligtas dito. Kaya nga San Mateo, di ba? Ano yan? Oh, ito yung pag yung mga place nyo daw, mga santo-santo, ano yan, mga hindi rin. Okay? Pero still, kailangan nating lumayo or humayo. So, pag hindi mo ginagawa yan, para kang, kinukong pala dito, para kang walang, ano, wala kang protection sa paa mo. Okay? So, pansinin nyo po yan, yung ibang mga hindi na lumalayo, puro na invite-invite sa church, invite-invite na lang sa church, humihina ka niyan. Kasi nangyayari dyan, yun, napapaganda yung pinapaganda sa Diyos. Pray ka na lang na sana maligtas dun sa anong preaching ni Pastor ngayon. Eh, paano yan? Kung lagi kayo may bisita, di puro ganun yung preaching nyo. Puro soul winning na lang. Ano, paano na-feed naman yung mga iba, member? Hindi mo i-feed, di ba? So, hindi ganun. So, kaya ganun din. Para kayo naman ay tumalino rin, no? Makarelate kayo sa pinagdadaan ng ibang tao, especially yung importante ng kaligtasan ng ibang tao. Dapat ikaw mismo, humahayo ka doon at doon mo makikita yung kailangan ng ibang tao. Pag nag-pray si Pastor dito, hindi para sa'yo, hindi yun ano. Hindi kita maintindihan. Anong, puro yan na lang ba? Importante ba talaga yan? Pati detalye ng ano, mag-usawa natin. Pati yung iisipin niya, pag inisip niya to, parang conditional statement na nested. Naintindihan niyo ba yun? So, programming po yan. Madaming pwedeng mangyari. Pag ganito sinabi niya, ano nga sabihin ko, nag-aralan pa ba yun? Share mo lang yung gospel. Sabihin mo lang, si Panginoon ko isusumatay. Sa inyo kasalanan. Okay, bye-bye. Hindi kayo niwala? Wala ka. Hindi ganun, di ba? Pag soul winning tayo, inaalam natin nag-exactly kung nasan siya. Bakit? Kasi nga, iba-iba ang pangailangan ng ibang tao, pinanggagalingan nila. So, pag hindi mo ka nag-soul winning, mahina ka. Yun ang gusto ko sabihin. Pati yung church mismo, as a whole. Para kasi yung mga hipokrito na eh. I-preach yung gospel, dahil pumunta kayo dito. Well, bahala kayo, di kayo pumunta dun eh. Dito eh. Maraming dahilan dyan, baka hindi pumunta dito, kaya nga dapat pumunta tayo sa kanila. Okay? Tsaka isa pa, bakit gospel of peace? Bakit gospel of peace? Kasi po, pag ang tao naligtas, sabi sa Bible, nagkakaroon siya ng kapayapaan, peace with God, di ba? Yun, yun. Kaya soul winning talaga to eh. Yung preparation of the gospel of peace. Okay, ano pang ano, meron na sa paa, meron na dito, may breastplate na, ano pang ulang, marami pa. So, isa-isang
sundalo, though may protection na sa lahat, yung pinaka, yung main shield niya, yan nga yung shield. Kasi minsan, talagang todo yung hataw eh. Kung hindi mo kaya salubungin ng ano, at least may shield ka. Especially yung mga, yan, sinasabi dyan, darts. Pag sinabing darts, mayroon talagang darts, pwede mo na yung arrows yan. Pero dati sa kanila talagang may darts na mabilisan, gaganon sa'yo. Okay? Eh, madami yung, paano mo yung iwasan mo lahat? Kung kaya mo. So, pinakamabilis na depensa doon, isang malaking kalasag na isang ganyan mo lang. Kahit maliliit yon at sabay-sabay, pag nakita mong parating, isang ganyan mo lang, ano, hindi mo siya natira, ano nga, depensa eh. At least, hindi ka tinamaan. So, ang armor dito yung shield, anong kinuha pala sa kanya? Spiritual? Faith. Okay? Ano ba yung faith? Yung faith, parang pinaka, ano eh, generic, ano mo eh, shield mo nga. Ibig sabihin, for example, nakausap ka, di titirahin ka ngayon sa technicality, o kaya sabi natin, eh, mga bata pa lang, bata pa kayo, eh, nakausap mo, medyo matalino. So, unsaved. Saka hindi niya pakilalang Panginoon. So, ngayon, dinala ka sa usapang technical nga, hindi mo alam. So, anong gagawin mo? Sasama ka na sa kanya. Ay, dahil hindi ko alam yan, nasama na ako sa'yo kasi hindi ko alam eh. Ganun ba? Or mananatili yung basic mo pag sinabi yung faith nga kasi again, yung iba ay ang definition nilang faith, sabi nila, kahit di mo naintindihan. Kaya nga, ang faith, hindi mo kailangan pangunawa, faith lang. Okay, naalala nyo ba yan? Yung mga luma dito, dinify namin yan kasi nga, nagkakaroon ng problema dun eh, kahit sa mga kinokot sa Facebook, ganyan. Ang faith po, hindi pwedeng wala ka naintindihan. Meron ka naintindihan at naunawaan. Pero basic lang. Pero yes, hindi mo naintindihan lahat. Hindi pa siya sinabi sa lahat. Ang sample ko dyan, yung kay Abraham nga. May alam ba si Abraham kung siya sa pupunta? Hindi niya alam exactly, pero may direction ng Diyos. Pumunta kayo sa ganyan, malinaw, sinabi yun eh. So kahit hindi niya alam exactly anong tao doon, anong uso doon, na may naging business na sa lugar na yun, hindi niya alam exactly. Pero alam niya, pumunta ka dito, basta malayo Diyos sa akin na lalagyan mo yan. Ganun po ang faith. Hindi po yan totally blind, okay? So ganun din po ngayon niya, kaya nag-soul winning ka, tinitira ka, hindi mo maintindihan lahat kung paano mo siya dadalhin sa Panginoon, at yung ibang panira niya, hindi mo alam, hindi mo maintindihan. Okay? So, pero kung meron kang shield eh, ibig sabihin, kahit di ko man naintindihan to, alam ko, totoo ang Diyos. Yung pinaka-basic. Kaya pag may nag-oppose doon, na wala daw Diyos, kesyo evolution, at ganyan, Big Bang, sasalagin mo na yun agad ng ating generic na ano natin, pinanggagalingan pa ng panan. Alam na may Diyos, matuwid siya, makapangyarihan siya, siya gumawa sa atin, mabuti siya. Okay, pag may sinabi yung iba na parang tama, hindi pa rin. Depensa mo na agad yun. Hindi mo pala kaya. Hindi ko nga kaya, okay, pero mayroon akong shield. Nag-gets nyo ba yun? So, iba po ang shield eh. Ang shield, pwede ka nga walang shield ka. So, yun nga, pag may mga darts talaga, yung mga talagang pag-dart accurate yan eh. Na panira. Maaring hindi nakakamatay, eh kung masugatan ka, makakabawas yon sa overall performance mo. Kasi nasugatan, ay, sugatan lang pala eh. Babagal kang, ano, for example, kung sa kamay, babagal kang, at pag matagal-tagal yung battle, nauubos yung dugo mo, kahit patak-patak lang yan, mayayari ka dyan. So, naintindihan nyo yung faith natin, napaka-importante, basic. Again, dapat ligtas ka, may assurance of salvation ka. Yan yun. Kasi iba po yung mga tira dyan, talaga, ligtas ka na ba talaga? Nagkasala ka eh. Di ba, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos? Totoo nga, yun. Kaso, ligtas na ka, anak ng Diyos eh. Kaya iba, daling ano yun, daling baliktarin, ang daling tirahin kasi hindi ligtas. Or, yung minsan, yung faith nila, hindi talaga sa Panginoon nakasanbig. Ganyan po yan. Kaya siguraduhin mo sa Panginoon ka talaga, tama yung pinapanampalatayan mo. Hindi pwede pag malaki yung faith mo, kasi yung pinapanampalatayan mo, hindi, bagsak pala.
Okay, for example, yung kay Manalo nga, ang Kristo mo, tao lang. O, oh, yan. Eh, bagsak ka doon agad kasi hindi kayang iligtas ng tao yung kaluluwa mo. Okay? Ang gusto sabihin eh. Nakailang minutes na ba ako? Ha? 45. Tapos yan ito. Where we, they shall be able to quench the fiery. Fiery po ha. Ano yung fiery? Ano yung apoy? Okay? At kahit walang apoy, ibig sabihin ng fiery, talagang makakasugat yun. Okay? So yan, yung nagbigyan ng example ha, ayan yung mga minsan silent job lang o yung mga job ng mga kalaban na for example, maalala ko yung iba. Alam niya hindi niya ako alam mo na, masusway agad-agad. So minsan job lang yan eh. Kunwari, ibig sabihin, hindi ka niya bibitawan ng matindi, pero pagdududahin ka lang niya, konti lang. Ah, ganun ba talaga yun? Sige, natin pag-usapan yan. Ganun ba? Pag nakakailang ganun, nakakailang rejection ka, kunwari, Nakakapanghina yun. Kaya, huwag nyong, tag dito, i-underestimate yung mga ganong darts. Maliliit lang. Pero pag dumami yun, kaya dapat may shield ka. Amen? Amen. Next, pinaka-importante daw sa isang armor, yung siyempre, pinaka-importante sa katawan ng tao nga, yung ulo. Okay, kasi pag naputulang ka ng kamay, buhay ka pa eh. Lagyan mo na lang ng ano yan. Lagyan mo na mga cyborg. I-fix mo yung bakal dyan. Tapos, nakalabang ka pa rin. Putulang ka ng paa. Di, ano ka na lang. Mag-araw-araw ka lang sa malayo. Eh, pag yung ulo mo natagpas, paano? Wala na. Patay. Kaya sabi dyan, isa sa mga armor sa katawan, sa ulo. Okay? Kaya ang tawag dyan, syempre, helmet, di ba? Ano yung kinukupa sa helmet? Salvation. Again, kung hindi ka ligtas o hindi ka matibay sa kaligtasan, bagsak ka na agad. Ang dali mong tirahin. Eh, ba't yan? Huwag nang pag-usapan yan. Pag-usapan natin ano yung tunay na, ano, na church. Kaya yung mga iglesia, pag-usapan lagi yung pangalan ng church. Diba? Ano pangalan ng church yun? Nasa Bible. Ang layo. Agad, tayo kaligtasan. Ano? Ligtas ka ba? Ganun lagi ang baptist eh. Ano ba? Eh, pinagpala kami kasi malaki yung church namin. Kayo hindi. Ligtas ka ba? Ano pa yung mga panira niyo mga yan? Yung, ha? Yun, sa iglesia, di ba? So, pero kayo ano naman, Soriano. Ganun din, pangalan doon ng church sila. Pss, ligtas ka ba? Ano pa? Mga Jehova. O, ano kayo, Sabado dapat eh, ligtas ka ba? Ay, bawal kainin yan, ligtas ka ba? Diba? Ano pa? Diyan, ang pangalan ng Panginoon na Yeshua. Ligtas ka ba? Ano ba? So, yun ang pinaka-importante po. Eh, mahirap kayo. Ligtas ka ba? Eh, may programa kami. Ligtas ka ba? Mayamang kami. So, importante, ligtas ka talaga. At sigurado ka ngayon, pag ligtas ka na, hindi mo naman alam or hindi ka mahina ka, alam mo na, ang dali mo isway. Bagsak ka dyan. Okay? Next is, last na to. Kompleto na, meron ng helmet, meron na, ano pa? Dapat may pang-opensa ka rin, may baril ka. Imagine mo sa puro ka lang shield, jig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 . Kailangan may panalo mo yung laban, dapat may sword ka. Ano doon kinukumpara sa sword ngayon? The spirit, which is? So may paglabang ka ba nang wala kang, dapat hindi. So ngayon, kung may faith ka na, salamat. Kung ligtas ka na, salamat. Kung sumasama ka soul winning, salamat. Ano pa? May faith ka na, may righteousness na, okay ka na. alam mo yung katotohanan, okay. Kailangan alam mo na yung salita ng Diyos. At dito na tayo magkakaroon ng maraming pag-aaral. Kasi nga, ang dami nga, no? Tapos ginagamit din ng iba yan sa mali. So, kaya, so dapat meron kang sword, meron, alamin mo yung Bible. Basically. Amen? Nakompleto na. Praying always with all prayer. So, sana nakuha nyo yun, ha? Ang ganda, no, actually, nung ano dito, eksaktong-eksakto po yung kanyang pag-agamit, illustration, at lahat may katapat, eh. Kompleto na to. Paborito kong i-preach ng iba to, eh. Lalo sa mga baguhan. Kasi totoo po yan. Okay, punta tayo after, no? Okay, meron na.
So ito pa yung mga dapat natin gawin. Okay? Pray always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for the saints. So wala kasing prayer doon, no? Pero obviously nasa faith naman yun eh. So pag alam mo na, kunwari yung sundalo nyo, papunta na doon. Sabi sa Proverbs, di ba? Ano ba yun? Ay, kinakot yung pastor. Kahit pahandang-handa ka, ang labanan ay kumpleto ka na, kunwari, diyan ka na, kumpleto na. May baril ka, may jet plane ka. Meron kang bala, madami kayo. Ano pa, may plano. May okay, sabi sa Proverbs 21:31, sabi, the horse is prepared against the day of battle, okay? So, may paggalingan yung horse ngayon sa atin, yung mga jet plane. Anong pinakamagandang jet ba ngayon? Sa Allies. Alam nyo ba? Alam, alam. F-16, luma na yun ba? Pero maganda raw yun eh. Stephen. Pinakamaganda raw ngayon yung F-35. So, hindi na naipag-dogfight nyo kasi malayo pa lang daw. Sapul ka na eh. Kasi kita ka niya, mahalaba yung radar niya. Pwede rin i-disrupt yung communication mo. Ang daming ano nun. So, hindi na siya nakikipaglapitan. Saka supporta lang siya. Pero maganda yun sa dogfight yung ano eh. F-22 Raptor. Okay, so, talagang magaling. Imagine mo, ganun yung ano, laban mo. Pinakamaganda. Sa Russia naman, bulok daw eh. Pero sa pelikula lang maganda. Yung mga MiG tsaka yung SU. Anyway, tignan na yung ano mo, di ba? Kasi sabi dito, tignan na nga natin. Proverbs 21:31. Ibasa nyo ulit. Ready, go. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. So, yung horse nyo, gawin natin jet plane. Okay? So, nakaprepare na lahat. Alam mo na yung gagawin mo. Pero ba't sinasabi na salita ng Diyos ngayon, kahit pa ang safety mo, kung maubuhay ka, uwi ka ng buhay sa Panginoon yan. Di ba tama yun? Kasi, yun nga, yung nangyari sa Russia ngayon, gusto nilang takutin yung ano, yung pala, nakahanda pala. Kasi ina-annex na sila noong 2014. Naganda na. So, anong ginawa nila? Advance yung marami silang tangke. Imagine nyo lang yung mga Russian. Oh, kaya natin yan. Tangke tayo. Ganyan. May helicopter. Yun yung unang mga pinalubog. Yun. Nanonood ba kayo news? Hindi, no? Galing ko. Wala akong tatalo sa akin. Oh, boom! Yung kalaban nila, konti, ano lang, mura lang yung ano, gamit. Tao lang, isang tao lang yung ano, dudurog sa mga tangke. Ba't ganun? Kasi well, pag wala sa yung, hindi ko sinabing yung Ukraine ay righteous, ha? At least, siguro, kumpara sa Russia. Ayan, saan ba ako? Kaya, balik tayo dito. Bandang huli, huwag ka mayabang. Amen? For example, magaling ka na mag-preach. For example, soul winning. Alang, kaya ko na yan. Hindi ka na nag-pray. Ano mangyayari? Magaling ka nga, eh. Nung papunta mo na, inabol ka ng aso kasi hindi ka nag-pray, eh. Talo ka agad. Nakagat ka. Talo ka na. Eh, yung mga bagay hindi natin kayang kontrolin. Amen? Ganon din naman yung iba nga. Mga hard case, mga piloso pa rin natapat sa'yo. Paano yan? Kaya, sabi dito, pray always with all prayer, supplication in the Spirit and watching thereunto. Pag sinabi watching, talaga nag-aabang. Thereunto sa panalangin. Okay? So, siguraduhin mo. Pag nakalimutan ng kasama mo, ikaw ay silent partner, talagang gusto ko na mag-soul winning, kaya ko yan. Uy, dali lang, pray muna tayo. Amen? Yun ang trabaho natin. Bago tayo mag-soul winning at kung ano man yan. Watching thereunto with all perseverance supplication for all saints. So, yun. So, kung quicker silent partner, pag-pray mo yung mga nagsasalita. Pag dito ka lang sa malapit, pray mo yung sa JJX kasi alam mo na,
Maraming pwede mangyari sa kalsada. And then, ito yung maganda dito. Si Paul yung nagsasalita dito, ha? Si Paul ay magaling naman lahat, halos, sa mga bagay patungo sa Panginoon. Pero sabi niya dyan, pag-pray nyo rin ako. Amen? And for me, pag-pray nyo, bakit? That utterance may be given unto me. Eh, magaling ka na magsalita, eh. Eh, pero minsan pag may, na ano ka, na sinda ka bang, ano man yan, katulad nung ginawa sa kanya ni Agrippa, biro, mag-uusap lang sila, daming dala-dala ni Agrippa, eh. Paano ba yung sa'yo ma-intimidate ka, di ba? Tapos natin sa action, eh. Ba't kailangan pa to? Kasi kahit yung mga, ano, ganyan yan, eh, style. So, nabanggit ko sa inyo, kahit sa ganyan, nasabihin pa yun, alam mo ba nag-aaral ako ng ganyan? O, nag-aaral ka pala, hindi isagutin mo itong tanong ko. Ba't mo kailangan sa 27 years ka sa Bible school, di ba? So, kaya pag-pray daw siya, so, ganun din tayo, kahit sanay ka na, humingi ka ng panalangin. Kasi minsan, yung mga dapat mo sabihin, hindi mo masabi. Kahit sa mga preacher po, ganyan po yan. Pag na-intipin, nakita dito, yung isa dito. Ay, kunwari, ito, si, no, si Abante, matin sa atin. Itirahin ko ba yung Baptist Day? Kunwari, di ba? O kaya yung mga pre-trib, andito, mga Calvinist, itirahin ko ba yon? Lalo na! Alam, makita nila, alam, ano, maiwasan mo pa, yan ang pagkakataon mo, eh. Pero minsan, sinasabi ni Paul, parang gano'n, baka hindi ko masabi. Or mali yung masabi ko. Pag utterance kasi, talagang ano lang, basic pagkasalita. Kasi sabi niya, panalangin nyo na ako ay nakapagsalita. And that I may open my mouth boldly. Okay, para maging malakas ang loob ko to make known the mystery of the gospel. So, yun lang, sa soul winning and even sa ibang bagay. Tuloy natin, bakit? For which I am an ambassador in bonds. Okay, ibig sabihin ng bonds, nakakulong siya, di ba? Or nakatali. But still, siya ay ambassador. Kung lagi naalala niya sa Acts, nakabilanggo na siya, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon kasi dumarating sa kanya yung governor, yung hari. So, nakapagsalita siya. So, ganun po tayo lagi, amen? Kahit si pastor, laging ganun ang preacher. Preaching ang prayer niyo sa pastor, amen? Mag-upis tayo ngayon, mag-aaral tayo ngayon. Sana! Bukod sa makinig yung iba, sana si pastor ay eksakto yung banat. At tama, at huwag siyang matakot na sabihin yung dapat niyang sabihin. Okay, so tapos na tayo sa main, ano, meron pang mga ibang ilang verse dito tungkol naman sa kanila na lang, no? Personally, pero may matutunan pa rin tayo dito. But that you also may know my affairs, okay? And how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things. So, yan, kaya meron tayong GC sa ibang bagay, GC sa ibang bagay. Dito, announcement, importanteng part yun, okay? So, kaya paalala nyo yung mga dapat natin pag-usapan. Bakit? Sabi niya na dapat importante na malaman nila yung mga pinaggagawa ni Paul. Bakit kaya? Imagine nyo, kasi si Paul ay missionary, lalo yung mga nag-aambag. Okay, kunwari, okay, ito, Paul, itong pera para may pangkain ka dyan, pamasahe, ano man yan. Gusto niya na malaman kung ginagawa mo, baka wala. Okay? Kaya siya sabi si pastor dating ganun, eh, na hindi ko na sabihin kung sino sinutukoy niya, pero naalala ko lang, hindi ko makalimutan, sabi niya, eh, ito naman, eh, wala kang binabalita, eh. Ibig sabihin nun, may naliligtas ba? May nababaptize ba? May ginagawa ba kayo? Kasi, nagsusupport yung church, eh. Intindihan niyo ba yun? Hindi pa. Lahat yun, dapat may nangyayari sa gawain. So, kaya pag nalaman ng mga, siyempre, ng mga nag-support, tsaka basically in church, ganun pala yung sinday natin, may ginagawa sila. Ma-encourage sila, motuwa sila. Amen? Kaya yung ganun ginagawa rin ni Paul, pinapaalam niya. Eh dati, wala pang chat, kaya sinesend niya si Tychicus. Okay? Whom I have sent unto you for the same purpose that ye may know our affairs and that ye may comfort your hearts. So, yun ang sinasabi ko, di ba? Lahat malaman nila kung anong nangyayari. At, pag nalaman nila, mau-comfort. Again, yung comfort ay hindi, ano lang, ha, comfortable. Ang comfort sa Bible is, lalakas ang loob. Eh, si Paul, nahuli na! Ay, tatigilan natin, baka mahuli din tayo. Eh, kaso, kinuwento ni Paul, okay, nahuli nga ako, na-witnessan ko naman si Agrippa, na-witnessan ko naman yung mga audio, pati yung ano, ngayon, papadala ako sa ano. Ay, galing, oh, gawin na natin. Matatakot, yung pala, kahit pala kulong na tayo, nakakapag-solving pa tayo.
Intindihan niyo ba yun? Kaya tayo ganun po, kwento tayo ng kwento sa positive. Amen? Katulad nung, ito, kaya ang laking kinakwento sa inyo, tsaka yung iba, paalam niyo sa akin, iba pwedeng mag, testimony pag may time. Tapusin na natin. Peace be to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all them that love the Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. So, dahil pa rin lesson dito. So, yung pala, pag ikaw ay bumabate, again, hindi po yung pagbate ay peace be to you. Ano lang, bukang bibig lang, okay? Obviously, yan ay may kinalaman sa lahat ng bagay patungkol sa ministry. For example, kunwari, si Paul ay may kinakwento nga siya nangyayari sa ministry, pero wala naman siyang kapayapaan. Ibig sabihin, parang takot na siya. Diba? Or, yung mga taong kinakamusta niya, ganun din. Kaya ang gusto niyang magkaroon sila, kapayapaan. At pag-ibig na may pananampalataya na nanggagaling sa Diyos, Ama at sa Panginoong Hesus. So, laging ganun yung ating pagbati. At grace, ganun yung kasama rin yun, may pag-ibig sa Panginoon. At, insincerity. Ito yung gusto kong bigyan ng diin bago ang tapusin. Anong sabihin nun? Kasi nga, again po sa church, minsan nagkaka... Anong nangyayari? Parang na sasanay na tayo, atin, kanta, amen, okay, let's go. Minsan di na yung katotohanan, nawawala na. Pag nagsabi ka na amen, wala na. Parang amen daw, edi amen. Dapat may sincerity, amen? Amen. Paano magkakaroon ng sincerity? Hirap describe. Dapat lagi kang totoo. Sincere. Genuine, not deceitful. Kaya kahit sa anong bagay, ganun, mag-send ka ng Bible verse, at sinabi mo, ay, condolence po, you mean it. Kung ano man yan, I love you in the Lord. Okay, mag-ingat ka. Okay, hindi yung sinasabi lang ng walang sincerity. Amen? Medyo basic eh, no? Pero kailangan natin daanan. Amen ba? Amen. Tapos natin Ephesians, napakaganda. Review-reviewin nyo pa rin, okay? Isa yung Ephesians na laging talagang involved sa gospel, yes, sa doctrine. So sana natuto tayo sa Book of Ephesians at yung mga hindi pa natin masyado naunawaan doon, at least nagkaroon ng linaw. Amen? Napaiksi lang po na Ephesians dahil pag binabasa nyo, isang araw lang yan eh. 6 chapter. Hatiin nyo pa ba yan? Kaya yan, isang araw. Amen? So, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again sa buwan ng Book of Ephesians, Panginoon, na nakita namin kung paano yung lingkod, si Paul, Panginoon, ay nag-care sa isang church. At na-address, Panginoon, yung mga napakaraming may problema din, may mga kailangang mga blessing din, Panginoon. Nakita namin, natuto kami, na-encourage. I pray na balik-balikan namin ang Book of Ephesians, yung kailangan namin na encouragement, Panginoon, at linaw sa grace by faith, through faith, access by one spirit, kung naman yung Panginoon na topic namin against Calvinism, dispensationalism, at assurance of salvation din, Panginoon. I pray na mga practical advices, Panginoon, sa 5 and 6 chapters, sa mag-asawa, kung para sa church, and then, of course, kayong gabi, Panginoon, armor niyo po, Panginoon, na andyan yung labanan, therefore, kailangan namin pag-igihan. Salamat, Panginoon, mayroon kayong hinandang armor para sa amin, Panginoon, para hindi kami magapi, hindi kami matalo, Panginoon, kailangan maging malakas, mayroong armor, pero kailangan, hindi pa rin dapat easy-easy, Panginoon, dahil maraming pwedeng gawin ng kaaway, Panginoon. So, I pray na kami po ay laging lalago, especially yung last, Panginoon, na binanggit doon, yung word, yung inyong salita, Panginoon, na habang buhay namin, pag-aaralan, at pag-aaralan, Panginoon, kung paano ito gagamitin
parang isang sword, Panginoon, may mga paraan yung paano gamitin, hindi lang isang atake, Panginoon, hindi, kung kaya namin at marunong kami gumamit ito, Panginoon, ay effectively magawa namin yung dapat namin gawin, soul winning, sa encouragement, Panginoon, sa discipleship, paglaban sa maling doctrines, Panginoon, at mag-encourage sa ibang tao. May pang malalati. In Jesus' name we pray.